Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Asher Kadapan Jr. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Calabarzon at Metro Manila nasa ilalim na ng Signal No. 3. Mga residente pinaghahanda sa malalakas na ulan at hangin. Nasawi sa bagyong Paeng, umabot na sa 72 batay sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Libo-libong mga residente sa Maguindanao inilikas dahil sa mga pagbaha. Kautusan para sa voluntaryong pagsusuot ng face mask sa indoor spaces, inilabas na. Umabot na sa 72 ang napaulat na nasawi sa pananalasa ng bagyong Paeng sa bansa. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mayroon na rin 33 nasugatan at 14 na nawawala. Batay sa tala ng ahensya, karamihan dito ay mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Gayunman, under validation pa rin ang nasabing datos. Una dito ay pinahayag ng militar na nasa 42 na ang nasawi sa landslide at baha sa Maguindanao. Pinag-iingat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang publiko sa gitna ng nararanasang bagyo. Partikular na dito ang mga umuwi sa kanilang mga probinsya para sa long holiday. Ayon sa Pangulo, maaaring umabot sa severe tropical storm ang bagyong Paeng at makaapekto ng lubos sa Luzon at Visayas. Naka-standby na anya ang mga ahensya ng pamahalaan para magsagawa ng rescue operations sa mga maapektuhan. Kasama na rito ang Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Philippine National Police at Metro Manila Development Authority. Naghanda na rin ang Department of Social Welfare and Development ng food at non-food items para sa high-risk areas. Nakadeploy na rin ang transportation at clearing operations equipment ng Office of Civil Defense. Nagpaabot rin ang Pangulo ng panalangin sa mga taga-Aklan, Capiz at Barm at iba pang lugar na labis na naapektuhan ng bagyo. Libo-libong mga residente sa Maguindanao ang inilikas ng mga rescuer dahil sa tindi ng mga pagbaha na naranasan sa probinsya bunsod ng bagyong Paeng. Sa lakas ng mga pag-ulan, mabilis na tumaas ang tubig kaya't maraming mga residente ang natrap sa kanilang mga bahay. Ito ang balita ni Joan Nano. Nagtulong-tulong ang buong pwersa ng Philippine Coast Guard sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM upang mailikas ang mga residente sa iba't ibang lugar sa Mindanao na naapektuhan ng bagyong Paeng. Sa Parang Maguindanao, nasa higit 500 mga residente ang inilikas ng PCG dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig. Sinuong rin ng mga rescuer ang halos lagpas taong baha sa iba pang mga bayan sa Maguindanao para lamang masagip ang mga residente na natrap sa kanilang mga bahay. Gamit ang mga styrobox, nasa gip ng PCG ang mga sanggol na ito mula sa Parang Maguindanao. Maging ang iba pang mga bata at matatanda, isinakay rin sa mga truck at saka inihatid sa mga evacuation center. Magkatuwang rin na tumulong ang PCG at PNP sa ginawang search and rescue at retrieval operations sa Barangay Kusyong Datu o din Sinsuwat, Maguindanao matapos na matabunan ng lupa ang ilang mga residente doon dahil sa walang tigil na mga pag-ulan. Isang sirang refrigerator naman ang ginamit ng PCG para mailikas ang ilang kabataan na natrap sa Hilongos, Leyte. Gumamit din sila ng mga plastic na upuan para maihatid sa ligdas na lugar ang mga senior citizen. Samantala, binuksan naman ng PCG Bicol ang kanilang headquarters upang magsilbing evacuation center sa higit 100 mga residente na inilikas mula sa Barangay Rawis, Legazpi, Albay. Binigyan ng mga ito ng pagkain, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. Inasikaso rin ng mga otoridad ang mga stranded na pasahero sa ilang mga port matapos na makansela ang biyahe ng mga barko dahil sa bagyo. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Walong individual kasama ng apat na bata ang matagumpay na nailigtas ng Philippine Air Force sa Maguindanao kahapon ng umaga. Ang mga nailigtas ay kasama sa mga na-trap ng rumaragasang tubig sa Dimapaloy River at Barangay Awang, Dato din Sinsuwat, Maguindanao. Umapaw ang mga ilog dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng bagyong Paeng. Kasama ang iba pang unit ng Philippine Air Force, tumulong ang mga ito sa search and rescue at retrieval operations ng lokal na pamahalaan, gayon din sa paghahanda at pamamahagi ng relief goods. Approval na lamang mula sa Sangguniang Panglungsod ang hinihintay ng CDRMC hinggil sa kahilingan nitong isailalim sa state of calamity ang buong Zamboanga. Patuloy kasing lumalawak ang pinsalang naidudulot ng bagyong Paeng sa kanilang lugar. Sa ilalim ng state of calamity, may magagamit na silang pondo para sa pangangailangan ng lungsod. Nauna na rito, inaprubahan ni Zamboanga Mayor or Zamboanga City Mayor John Dalipe ang hiling ng CDRMC. Gayunman, patuloy pa rin ang pagsasagawa ng rescue operations ng ilang ahensya ng gobyerno sa mga apektadong residente. Ito ang balita ni Alan Manansala. Inaprubahan na ni Zamboanga City Mayor John Dalipe ang rekomendasyon ng City Disaster Risk Reduction and Management Council hinggil sa pagdedeklara ng state of calamity ng lungsod. Ngayong umaga, malalaman kung papayagan ng Sangguniang Panglungsod ang kahilingang ito ng CDRRMC. Kung magkagayon, agad na isa sa ilalim sa state of calamity ang buong Zamboanga City. Dito magpapalabas ng pondo ang lokal na pamahalaan mula sa kanilang calamity fund na maaaring magamit sa anumang pangangailangang emerhensya sa gitna ng pananalasa ng bagyong Paeng. Gayunman, patuloy pa rin ang pagsasagawa ng rescue operation ng Zamboanga City Government dahil sa bagyong Paeng simula pa noong Huwebes ng gabi. Umabot na kasi sa 22 barangay ng lungsod ang apektado ng pananalasa ng bagyo. Sa Facebook post ng City Government of Zamboanga, makikitang magkatuwang na sa operasyon ang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Zamboanga CDRRMO at ilang rescue groups sa paglikas sa mga residente. Buhat sa 22 na barangay na apektado ng baha at landslide, kabilang na ang Ayala, Tulungatong, San Jose Gozo, Tugbungan, Tiktabon, Maasin, Santa Catalina, Zone 3, Putik, Recodo, Giwan, Sinunok, Pamukutan at Flash Flood sa San Roque. Habang apektado ng pagdausdos ng lupa ang barangay Balono, Calabasa, Lapas, Limpapa at Pamukutan. Tumumbang punong kahoy naman ang naiulat sa barangay Tituan, Santa Maria at Canilar. Storm surge naman ang napaulat sa ilang coastal barangay kabilang ang Campo Islam. Nagpaalala naman ang City Water District sa posibleng pag-apaw ng tubig sa Pasunan Kadam. Simula kagabi, nasa 77.5 meters na o critical above normal ang water level mula sa 74.20 meters nito. Patuloy naman sa pag-iikot sa mga evacuation center si Mayor John Dalipe para bantayan ang mga inilikas na pamilya na nasa mga evacuation center. Para sa karagdagang asistensya sa Zamboanga City, maaaring makipag-ugnayan sa mga telepono at emergency hotline numbers 955-9601 o 990-1171. Emergency Operation Center na may numero bilang 0966-731-6242 o 0955-004-3682 at 0928-896-6279. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-iwan ng mga tumbang puno at minor landslide ang bagyong Paeng sa lalawigan ng Catanduanes kung saan unang naglandfall ang bagyo kaninang alauna 10 ng madaling araw, habang higit 3,000 pamilya ang nanatili pa rin sa mga evacuation center dahil sa bagyo. Mula sa Catanduanes, ito ang balita ni Dan Gersalia live.
Dan hindi pa ba pinapayagan makauwi sa kanilang mga tahanan ng higit 3,000 pamilyang inilikas? At ano ang ginagawa ng provincial government hinggil sa mga sinira ng Bagyong Paeng dyan sa Catanduanes? Yes, Asher, hindi pa pinapayagan ang mga kababayan natin inilikas bunsod nitong Bagyong Paeng, kaya nananatili pa rin sila sa mga evacuation center. Samantala, ang provincial local government naman ng Catanduanes ay patuloy ang ginagawang clearing operation at ang paghahatid ng mga relief goods sa mga kababayan nating apektado nitong Bagyong Paeng. Matapos ang pananalasan ng Bagyong si Paeng sa lalawigan ng Catanduanes, mga tumbang puno at minor landslide ang naiwan ito sa probinsya. May mga nasira din itong mga bahay, subalit partial damage lamang. Maagang nagsagawa ng clearing operation ang mga kawani ng DPWH, CELCO, MDRRMO sa bawat munisipyo. Habang nananatili pa rin ang, sa mga evacuation center ang mga pamilyang inilikas bunsod ng bagyo. Umabot sa 3,681 families ang inilikas o 14,701 individual ang inilikas sa buong lalawigan. Samantala, matapos ang pananalasan ng bagyo sa lalawigan, o sa lalawigan, isang sunog naman ang naganap sa opisina ng Caritas Berac. Kanina ng alas 4 ng madaling araw at tumagal ito hanggang alas 8 ng umaga. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog. At Asher, bagamat nakalipas na o dumaan na sa lalawigan ng Catanduanes, itong bagyong si Paeng ay nakakaranas pa rin tayo ng pabugsubugsong pag-ulan at may kasabay na hangin. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Asher. Salamat, Dan Gersalia, mula sa Birak, Catanduanes. Nasa mga evacuating center na ngayon ang nasa mahigit 2,000 pamilya sa Masbate dahil sa banta ng Bagyong Paeng. Mula sa Masbate City, ito ang balita ni Jerry Galicia live. Jerry, posible bang madagdagan pa ang bilang ng mga displaced families dyan sa Masbate dahil sa Bagyong Paeng? At kumusta ba ang lagay dyan ng panahon sa Masbate? Yes, Asher, ayon sa PDIMO, Provincial Disaster Reduction Management Office, posibleng madagdagan pa ang mga evacuees kung magre-report pa yung mga munisipalidad na hindi pa nakapagbibigay ng ulat bukol sa kanilang mga evacuation center. At kanina, simula pa kaninang madaling araw, ay wala ng suplay ng kuryente sa buong lalawigan ng Masbate. At nakakaranas pa rin ng malakas na pagpuso ng ulan at pagpuso ng hangin dito sa tatlong isla ng Masbate. As of 8 a.m. kaninang umaga, batay sa ulan ng Provincial Disaster Reduction and Management Office o PDRMO, 15 munisipalidad at isang siyudad ang apektado ng pananalasan ng Bagyong Paeng sa tatlong isla ng Masbate. Dinati ang mahigit 2,400 pamilya katumpas na mahigit 9,300 individual ang sinailalim sa preemptive evacuation bago pa man manalasa ang bagyo. 58 evacuation center ang itinalaga ng mga NGO para sa mga evacuees sa lalawigan. May naiulat na 2 bangka ang nasira sa bayan ng Balut. Gayun din sa bayan ng Esperanza, may isang bangka na lumubog. Naglagay naman ng dubid ang mga rescuers sa mga kalsada na magsisilbing makakapitan ng residente sakaling muling tumaas at umabaw ang tubig sa barangay Mandali sa bayan ng Mobo. Nagtalaga na rin ang isang rubber boat na gagawin paglilikas sa mga individual o pamilyang maapektuhan ng pagbaha. Kansilado na din ang biyahe ng mga aeroplano sa Masbate Domestic Airport. Sa bayan ng Batuan, nagsasagawa ng clearing operations ang mga kawani ng MPRRM sa mga puno ng saging, palapa ng niyog at mga kalat na nasa mga kalsada. Inapawan naman ng tubig ba ang spillway at tulay sa barangay Ilaya sa bayan ng Balut. Hindi na rin madaanan ng mga turista ang naturang kalsada sa paglagasan ng tubig ba. At sa bayan ng Aroroy, nagtulong na ang PFP, Philippine Army at MPRMO sa paglikas sa mga residente. Gamit ang isang truck, pinagtas ang hanggang 2 na baha sa isang kalsada sa bayan din ng Aroroy. Nasalanta din ang tubig baha ang pananim ng mais sa naturang bayan. And muna ang latest mula dito sa Masbate. Balik sa iyo, Asher. Maraming salamat, Jerry Galicia, live mula sa Masbate City.
Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLC hinggil sa posibleng pag-agos ng lahar mula sa Bulkang Mayon. Ito'y dahil sa nararanasang mga pag-ulan na dulot ng bagyong Paeng sa lalawigan ng Albay. Ayon sa PHIVOLC, maaaring maitulak ng malalakas na pag-ulan ang mga nakadepositong lahar na nasa dalisdis ng bulkan dahil sa pag-aalburuto nito. Dahil dito, pinag-iingat ang mga residente, lalo na ang mga nakatira malapit sa bulkan at hinihikayat ang mga lokal na pamahalaan na agad magpatupad ng preemptive evacuation bago pa lumala ang sitwasyon. Muling nagpaalala ang mga lokal na opisyal sa Albay na manatili pa rin naka-alerto at ligtas dahil sa pabugso-bugsong malakas na ulan at hangin dahil sa bagyong Paeng. Mga residenteng nasa evacuation center, hindi pa pinapayagang umuwi. Ito ang balita ni Venus Palace. Pinag-iingat ang mga residente sa Albay dahil sa pabugso-bugso na malakas na ulan at hangin na patuloy na nararanasan sa probinsya. Lalo pat nagpalabas na ng Mayon Volcano Lahar Advisory ang PHIVOLC ngayong patuloy na nakakaranas ng pag-ulan ang probinsya. Kabilang sa mga barangay na maaapektuhan ng lahar flow, kung magpapatuloy ang malakas na pag-ulan ay ang barangay Miisi, Binaan, Anuling, Kirangay, Maninila, Masarawag, Mulatbukad, Nasiisi, Mabinit, Mataanag, Basud at Bantayan Channels. Sa datos ng Office of Civil Defense 5, nasa 5,861 na pamilya o katumbas ito ng nasa 23,408 na individual ang inilikas at nanatili sa evacuation center dahil sa bagyo. Samantala, mahigit sa 400 na stranded na pasahero sa Puduran Fort inilipat sa evacuation center upang doon pansamantalang manuluyan. Kahapon, nagpaabot na ng relief packs ang mga LGU para sa pagkain ng mga residenteng nasa evacuation center. Nawala naman ang kuryente sa ilang bahagi ng Albay, subalit unti-unti nang bumabalik. Samantala, nagpalabas ng advisory ang PDRRMC Albay ng muling pagbabalik ng trabaho sa private at government offices. Balik na din sa regular operation at working hours ang malls, groceries, supermarkets, convenience stores at local markets. Sa ngayon, patuloy pa rin ang monitoring na ginagawa ng lokal na pamahalaan upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mamamayan. Venus Palias, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa mga evacuation centers na ngayon ang mahigit 3,000 pamilyang inilikas mula sa Camp Norte dahil sa bagyong Paeng, habang sarado ang ilang mga kalsada dahil sa baha. Mula sa Camarines Norte, ito ang balita ni Brian Baldarahe live. Brian, may mga natanggap na bang tulong mula sa gobyerno ang mga pamilyang inilikas dahil sa bagyo? At kumusta ba ang lagay ng panahon dyan, Brian? Sir, sa ngayon nakararanas na lamang ng manakanakang paglakas ng ulan at paglakas ng hangin ang nararanasan dito sa Camarines Norte. At ngayon nga, nandito pa tayo sa evacuation center. Kanina nakakita tayo ng ating mga kawanin ng lokal na pamahalaan na namimigay ng pagkain dito sa mga displaced family. Simula na magpatupad ng forced evacuation ng mga otoridad kahapon, hindi bababa sa 3,000 pamilya o katumbas na 11,000 individual ang inilikas na dahil sa patuloy na pananalasa ng bagyong Paeng sa probinsya ng Camarines Norte. Batay sa pinakahuling situational report na inilabas ng PDRRMO Camp Norte kaninang alas 6 ng umaga, pinakamaraming displaced families ang dinala sa evacuation centers sa bayan ng Mercedes mula sa coastal area. Agad nagpadala ng mahigit 4,000 family food packs ang DSWD sa mga evacuation centers sa probinsya. Kaugnay nito dahil sa lakas ng hangin nararanasan sa probinsya, simula pa kaninang umaga, kaninang madaling araw, ilang kalsada ang hindi na madaanan dahil sa mga nagtumbahang mga puno. Hindi rin madaanan ang spillway sa barangay Malibago at barangay Pambuhan. Nasira naman ang breakwater sa barangay Kalabaka sa bayan ng San Vicente. Bumagsak din ang bubong ng covered court sa barangay 3 sa bayan pa rin niya ng Mercedes. At kanina, Asher, sa pag-iikot ng news team sa iba't ibang lugar dito sa Camarines Norte, nakita natin ang ilang mga bahay nga na pinabagsak na dahil sa lakas ng hangin dulot ng bagyong
Paeng. At ngayon nga, sir, mula kaninang simula pa kagabi ay wala nang supply ng kuryente dito sa buong lalawigan. At ngayon, tuloy-tuloy pa naman ang ginagawang paghahawan ng ating mga kawani ng DPWH para alisin yung mga nakaharang na punong kahoy na nakatumba sa mga kalsada upang madaanan na ito ng mga sasakyan, Asher. At doon sa mga kababayan nating uuwi dito sa probinsya ng Camarines Norte, sa ngayon, Asher, tuloy-tuloy na ang biyahe ng mga bus papunta at palabas dito sa probinsya. Asher. Brian, nabanggit mo yung supply ng kuryente dyan sa may Cam Norte. Kumusta naman yung supply ng tubig dyan sa kasalukuyan? Sa ngayon, Asher, sa pinakahuling report na inilabas ng PDRRM, maayos pa ang supply ng tubig dito sa buong lalawigan at maayos pa naman na nakakakuha maging ang mga nasa evacuation center ng supply ng tubig, Asher. Maraming salamat, Brian Baldarahe mula sa Daet, Camarines Norte. Kanselado ngayon ang nasa higit 100 mga flight sa National or Ninoy Aquino International Airport o NAIA dahil sa sama ng panahon na dulot ng bagyong Paeng. Sa abiso ng Manila International Airport Authority, kasama sa mga canceled flights, ang ilang biyahe ng Philippine Airlines patungo ng Kalbayog, Legazpi, Basco, Buswanga at Katiklan. Hindi rin muna pinabiyahe ang mga flight ng Cebu Pacific Air papunta ng Kawayan, Tuguegarao, Zamboanga, Katiklan, Legazpi at Birak Catanduanes. Kanselado rin ang mga flight ng Cebgo sa Legazpi, Masbate, San Jose, Naga, Buswanga at Katiklan. Maging ang 5 flight ng Air Swift na papunta sana sa Tablas at El Dido, Palawan ay nakansela rin. Apektado rin ang bagyo ang ilan sa mga flight ng Malaysian Airlines mula Kuala Lumpur pabalik ng Maynila. Pati na ang ilang biyahe ng Korean Airlines at Etihad Airways. Ang mga apektadong pasahero ay pinapayuhan na makipag-ugnayan sa mga airline company o travel agencies para sa rebooking o refund ng kanilang mga tiket. Sa isang pahayag, humingi ng paumanhin at pangunawa sa mga pasahero ang pamunuan ng NAIA dahil sa pagkakaantala ng mga biyahe. Muli namang pinaalala ng NAIA sa mga airline company ang karapatan ng mga pasahero sa ilalim ng Air Passenger Bill of Rights dahil sa mga nakansilang biyahe dulot ng bagyo. Stranded ang nasa 173 na pasahero sa Hagnaya Port sa San Remigion, Cebu ngayong umaga dahil sa sama ng panahon. Sa report ng Cebu Port Authority kaninang 7:15 a.m., unti-unting inilikas ng lokal na pamahalaan ng San Remigio ang mga stranded na pasahero sa Hagnaya Elementary School na siyang itinalagang pansamantalang evacuation center. Ang San Remigio Port ay isinasakyan ng mga papunta ng Bantayan Island sa Cebu. Samantala, suspendido na rin ang lahat ng biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Santa Fe sa Cebu. Nagsagawa ng preemptive evacuation ang lokal na pamahalaan ng Tagkawayan, Quezon sa ilang pamilya na nakatira sa Barangay Magsaysay at Barangay Proverb kagabi. Pansamantalang nanunuluyan ang mga inilikas sa Tagkawayan National High School. Nagsagawa naman ng clearing operations ang quick response team ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Tagkawayan kasama ang PNP sa mga natumbang puno sa kalsada sa ilang barangay kaninang umaga. Inihanda na ng ilang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang mga evacuation centers na gagamitin sakaling kailanganin na ilikas ang mga residente sa kanilang nasasakupan. Sa San Juan City, nakaset up na ang mga tent na sa San Juan Gymnasium kung saan dadalhin ang mga residenteng magsisilikas. Nagpalabas na rin sila ng abiso sa kanilang Facebook page hinggil sa mga contact number ng Bureau of Fire Protection at PNP na maaaring kontakin sakaling kailanganing lumikas ng mga residente. Maging sa Valenzuela City, naka-standby na ang lahat ng rescue team at mga equipment na gagamitin sa rescue operations. Tinukoy na rin ang lokal na pamahalaan ang mga gagamiting evacuation centers
kung saan maaaring magtungo ang mga residente. Habang nagsagawa na rin ng weather briefing ang Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council, pinag-usapan sa pulong ang mga hakbang at gagawing aksyon sa posibleng maging epekto ng bagyong Paeng sa lungsod. Nakiusap naman si Mayor Ike Ponce ng Pateros sa kanyang mga kababayan na ipagpaliban na muna magtungo sa mga sementeryo dahil sa bagyo. Pinapayuhan din niya ang mga residente na paghandaan ang pagtaba ng bagyo. Samantala, na sa first alarm na ang Marikina River. Sa ngayon, nasa 15 meters na ang level ng tubig dito. Kasunod ng paglalagay sa Metro Manila sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal Warning No. 2, iniutos ni Manila City Mayor Honey Lacuna Pangan na pansamantalang isara ang Manila North at South Cemeteries ngayong araw, October 29, 2022. Dahil dyan, isasara muna ang gate ng mga nasabing sementeryo at hindi papayagang pumasok ang mga nais na dumalaw sa mga puntod. Samantala, sinuspindi na rin ngayong araw ng alkalde ang klase sa lahat ng antas, mapapribado o pampublikong paaralan, face-to-face at maging online class sa lungsod ng Maynila dahil pa rin sa bagyong Paeng. Kasalukuyan namang inililikas ng Manila City Department of Social Welfare ang mga residente sa Baseco at Isla Puting Bato na maaaring maapektuhan ng bagyong Paeng. Pansamantala silang nanunuluyan sa inihandang evacuation center ng Manila LGU sa Baseco at Delpan. Nagpadala ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Davao City sa mga lugar na apektado ng bagyong Paeng sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Para sa live report, narito si Lucille Lloren. Lucille, anong tulong ang ipinaabot ng Davao City LGU at kailan ito inaasahang darating sa BARM? Asher, kabilang sa mga ipinadalang tulong ay relief goods at rescue teams na dagdag pwersa sa nagpapatuloy na search, rescue and retrieval operations lalo na sa probinsya ng Maguindanao. Nasa 40 rescue personnel ang idineploy. Kabilang sa mga ito ay mga personahe mula sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office at Davao Central 911. Nagpadala din ng mga personahe mula sa City Social Welfare and Development Office para makatulong sa distribusyon ng ayuda. 10,000 food packs ang ipinadala sa mga apektadong lugar sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Kabilang rin sa ibibigay ay mga hygiene kits, malong at kumot. Katuwang ng Davao City LGU sa pagpapadala ng tulong ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 11. Inaasahan natin na darating sa BARM ang tulong ngayong araw o bukas ng umaga dahil kanina ay nagkaroon na ng send-off ceremony sa harap ng Davao City Hall grounds. Asher, batay sa pinakahuling datos ng BARM Emergency Operations Center, umabot na sa 67 ang namatay sa pananalasa ng Bagyong Paeng sa probinsya ng Maguindanao. Kabilang sa mga nasawi ay mga bata. Sa nasabing bilang, 50 ang nagmula sa Dato Odinsing Suwat, 10 sa Dato Blasing Suwat at 7 sa UP Maguindanao. Pero posibleng madagdagan pa ito dahil nagpapatuloy pa ang search, rescue and retrieval operations. Ayon sa NDRRMC, bagaman ang Mindanao ay hindi directly exposed sa malakas na hangin na dala ng Bagyong Paeng, simula pa noong Lunes ay ulan na ng ulan sa Mindanao, particular na sa lugar ng Maguindanao. At dahil sa nature ng terrain ng Maguindanao na catch basin ng lahat ng tubig na nanggagaling sa Bukidnon, at dahil pabundok ang gilid ng probinsya na nakaharap sa coastal area, ay nagkaroon ng mga landslide sa gitnang bahagi ng Dato Odinsing Suwat at Dato Blasing Suwat kung saan karamihan natala ang mga nasawi. Dagdag pa ng NDRRMC, hindi itinaas ang Charlie Protocol sa Maguindanao dahil hindi naman directly exposed ang Maguindanao sa bagyo kumpara sa ibang lugar sa Luzon at Visayas.
Ayon naman sa gobernador ng Maguindanao na si Bay Mariam Sangkin Magudadatu, maaga pa lang ay nagbabala na sila sa kanilang mga residente sa posibleng maging epekto ng bagyong Paeng. Pero hindi nila inaasahan ang dami ng bagsak ng buhos ng ulan na nagdulot ng landslide at flash floods na kumitil ng maraming buhay. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na magpaabot ng tulong at relief and rescue operations sa Barm. At yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Asher. Maraming salamat, Lucille Loren, mula sa Davao City. Binuksan na ang isang spillway gate ng Magat Dam sa Cagayan. Dakong alas 8 kanina nang magpakawala ito ng tubig. Ayon sa provincial government, umabot na sa 187 meters above sea level ang tubig sa dam. Narito ang latest weather update ng PAGASA para ngayong araw, October 29, 2022. Magandang tanghali at ito lang update natin dito pa rin sa binabantayan si Severe Tropical Storm Paeng as of the 11 AM bulletin na inisyo ng ating ahensya. So ito yung ating satellite animation na papakita ng pagkilos ng bagyong si Paeng dito yan sa may mga sa Mimaropa area habang ito ay bumabaybay papunta rito sa Batangas area. Ito yung huling namataan sa area ng Mugpog, Marinduque at nagtatagay ng hangin aabot ng 95 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso na aabot ng 130 kilometers per hour. Mahabsorb-absorb ito at kumikilos na ng west-southwest sa bilis na 25 kilometers per hour. At sa ngayon, may namamataan tayong isa pang bagyo sa labas ng ating area of responsibility. Ito yung ating mga landfall points o yung mga areas kung saan tumama itong bagyong si Paeng. So una itong nag-landfall kaninang madaling araw sa Virac, Catanduanes. Sinundan yan ng second landfall sa Caramoan, Camarines Sur at 1:40 AM. Then sinundan na yan ng third landfall dito sa may Buena Vista, Quezon around 6 AM. At kaninang 8:40 AM ay nag-landfall dito sa may Santa Cruz, Marinduque. So nakikita natin yung ating track ay sub-sub talaga dito sa Southern Tagalog area dumadaan. At inaasahan natin na either dito sa Calapan or Batangas area siya susunod na magla-landfall. Ito yung ating latest track. Nakita natin yung pagsubsob ng track ng bagyong si Paeng. At nakita natin na yung track niya dito na sa may south of Metro Manila dadaan. So sa pagsubsob ng track ng bagyong si Paeng, maaapektuhan na ngayon itong Western Visayas area, Mindoro Province at Palawan, nitong mga pag-ulan na dadalhin itong bagyong si Paeng. On the northern part naman, still apektado pa rin ang Calabarzon, Metro Manila area, parts of Central Luzon at magkakaroon pa rin tayo ng mga pag-ulan dito. Ngunit dito sa may hilagang bahagi ng Central at South at Northern Luzon ay humihina yung epekto ng mga pag-ulan. Ngunit may ulan pa rin tayong inaasahan. So yung concentration natin ngayon is nandito na sa may Southern Tagalog area at nakikita natin na possible lumabas itong ating bagyo mamayang gabi dito yan sa may Batangas area. So mas maaga na yung exit sa ating kalupaan dahil nga sumusob at dahan-dahang aakyat at punta sa Batangas area at lalabas nga dyan sa may West Philippine Sea. Then makikita natin, no, so mananatili siyang severe tropical storm habang bumabaybay hanggang dito makaabot sa West Philippine Sea. At nakikita natin, base sa ating latest track, no, sa Monday ng gabi, ito ay nasa labas na ng ating area of responsibility. Ano magiging epekto nito sa preparasyon para sa onda? So habang ito ay kumikilos bukas, papalayo ng ating bansa, humuhupa na yung mga pag-ulan dito sa eastern section ng ating bansa at dito naman sa west magkakaroon ng mga pag-ulan hanggang bukas. And on Monday, inaasahan natin na malayo na ito at hindi na makaka-apekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Kaya generally improved weather condition ang inaasahan natin on Monday at magiging fair weather yung ating inaasahan over most parts of Luzon and Visayas pagdating ng Martes, November 1. Dito lang ang babantayan natin on November 1 dahil may possible na mga pag-ulan dito sa Northern Luzon dahil na naman ang ating amihan. Dahil ngayon nakataas ang babala ng bagyo bilang 3 dito pa rin sa Metro Manila, Laguna, Batangas, Cavite, Rizal, Marinduque, nasama ng Bataan,
Lubang Island, the northern and central portion of Quezon, which is includes including Polillo Island, that includes Pitogo, San Andres, Buena Vista, Lucena City, San Francisco, Pagbilao, Infanta, Chaong, Lopez, Catanawan, Mulanay, Unisan, General Luna, Plaridel, Quezon, San Antonio, Alabat, Candelaria, Lucban, Sampaloc, Padre Burgos, Sariayas, City of Tayabas, Makalelon, Mauban, Dolores, General Nacar, Perez, Agdangan, Gumaca, Atimonan, Rial, Narciso, Ginayangan, at Calawag. As a western portion ng Camarines Reserve includes Olongapo City, rather than this is Sabales area, dito sa may Olongapo City, Subic, Cancelias, and San Antonio. Then, signal number 2 over Camarines Sur, Camarines Norte, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, rest of Quezon, Romblon, Nueva Ecija, Pangasinan, Albay, Bulacan, Pampanga, Tarlac, at nalalabing bahagi ng Zambales. Dito rin yan sa northwestern portion ng Sorsogon, which includes Pilar and Donsol, western portion of Pasbate including Burias Island, Aroroy, Baleno, Mandaon, sa may southern portion ng Aurora, which includes San Luis, Baler, Dingalan, at Maria Aurora, at sa northwestern portion ng Antique, which includes Libertad, Pandan, Caluya Island, at sa western portion ng Aklan, which includes Buruanga, Balay, Nabas, Ibahay, Tangalan, Makato, Numansha, at Leso. Signal number 1 naman pa rin sa Isabelan, Nueva Vizcaya, Quirino, Abra, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Sur, La Union, rest of Aurora, Catanduanes, rest of Sorsogon, rest of Masbate including Tikaw Island, the northern portion of Palawan including Calamian and Cuyo Island, that includes El Nido, Taytay, Dumaran, Araceli, Rojas, at San Vicente. Diyan din pa rin sa Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu kasama ng Bantayan at Camotes Island, Bohol, Negros Occidental, Negros Oriental, Guimaras, rest of Aklan, rest of Antique, Capiz at Iloilo. Sa ngayon, pagdating naman sa ulan, so ngayong araw, ito yung pinakamasungit na panahon na maranasan ng Metro Manila dahil kay Bagyong Paeng, meron tayong heavy to intense with the time torrential over Metro Manila, buong Calabarzon, Bicol Region, Marinduque, Romblon, Mindoro Provinces, and the northern portion of Palawan kasama ng Calamian at Cuyo Island. Moderate to heavy with the times intense rains naman sa mainland Cagayan Valley, Cordillera, Western Visayas, at Central Luzon. Then light to moderate with the times heavy rains naman sa nalalabing pambahagi ng Luzon at Visayas. So buong araw nating aasahan ng mga pag-ulan. Bukas naman, generally improving weather condition tayo dahil mabilis lalabas ng ating kalumpan itong si Paeng at diretso siya papalabas ng ating area of responsibility. So by tomorrow, moderate to heavy with the times intense rains na lamang sa Zambales, Bataan at Ilocos region, samantalang light to moderate with the times heavy rains sa Metro Manila, Mimaropa, the rest of Calabarzon, and the rest of Central Luzon. Pagdating naman sa gale warning natin, still nakataas yan sa Aurora, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Quezon, Occidental and Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern at Eastern Samar. Nakataas din yan sa Batanes, Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Palawan, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Bohol, Siquijor, Samar, Biliran, Leyte, at Southern Leyte. At nakataas pa rin sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at ang eastern coast ng Davao Oriental. Kaya patuloy pa rin ang ating pakiusap sa ating mga kababayan, mga isda at may mga malilit sa kampadagat na huwag muna pumalaot sa mga nasabing baybayin dahil pa rin sa inaasahang malalaking pag-alon. At meron din tayong inaasahan pa rin storm surge dito sa Western Pangasinan, Zambales, Bataan, Southern Aurora, Quezon kasama ng Polillo Island, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, at Albay. At yan ang latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Raymond Ordinario na kuulan.
Kaugnay pa rin ang bagyong Paeng, makakapanayam natin ngayon si Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV ng Civil Defense Deputy Administrator for Operations na siya ring spokesperson ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Magandang tanghali po, ASEC Alejandro. Yes, good afternoon. Magandang hapon. Magandang hapon po, ASEC. Batay Hello? Po sa inyong initial na monitoring, nasa ilan na po ba ang reported casualties dahil dito sa Bagyong Paeng? At meron na rin po bang mga napaulat na nasugatan at mga nawawala? Oo, based sa updated report natin ngayong tanghali, no? Naging 45 yung ating death casualties. Mark po. 33 yung injured at may 18 na missing. Nung unang dalawang araw, nakakapag-thumbs up pa ho. Pero ngayon hindi na. Pinakaaway ba yun sa... Hello? Nagbago man, hello? Yes, ASEC Alejandro, go ahead po. Ay, oh yung casualty natin, no? 45 yung patay, 31 yung injured, at 18 yung missing. Hello? Sa ASEC, gaano na po sa ngayon kalawak itong mga naapektuhan ng bagyo at alin po ba batay po yan sa inyong latest na monitoring? Ano po yung kumbaga yung epekto na ngayon ng bagyo? Oh, ang epekto ng bagyo ano, meron na pong 194 areas na flooded. Yan po ay na-monitor na natin. Yung affected population, 184,000 na po persons or 49,767 families, no? And then may mga seaports tayong sarado or suspended yung operations, umabot na sa 5,585. And meron na tayong na-monitor na 57 roads and 12 bridges na non-passable. And then sa power naman, may 9 LGUs, no, na experiencing power interruption. And yung numerous cancellation ng flights natin. So, stranded passengers po, nasa 3,000 as of kaninang umaga yan, but we expect na tataas pa ito kasi nasa gitna pa lang tayo ng pagpasok ng bagyo sa atin. So, classes have been suspended sa 347 LGUs and work also was suspended sa 105 cities or municipalities po. So, yan po. At ongoing pa po ang and kapapasok na nga ng bagyo kaninang madaling araw at ngayon po ay tinatahak yung ating southern part ng Luzon at hindi pa po tapos itong paeng po. ASEC Alejandro, may mga social media posts kasi kung saan nananawagan yung mga taga-BARB na kung pwede raw po ay padalhan sila ng tulong. May mga tauhan na po ba kayo doon sa ngayon? Opo, meron na po tayong na-deploy doon na 180 tulong sa BARM government at yung mga action natin doon ay being led by our BARM Dreamsea and yung response cluster ay nandun na rin. No? So meron namang augmentation na ng mga NFIs from OCD, from DSWD at yun po ay tuloy-tuloy na rin po yan habang nagre-recover yung BARM po. ASEC Alejandro, siguro huli na lang po na tanong from my end. Mamaya may nakatakdang pagpupulong ang NDRMC kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano po ba basically yung mga dapat na abangan ng ating mga kababayan tungkol dyan? Opo, unang-una makita natin yung mga latest na mga line agencies, no? And yung mga recommendation na dapat aprubahan ni Pangulo ay ilalatag na sa kanya para po magkaroon ng mas efficient and mas mabilis na action dito sa Paeng, no? So maano natin yan mamaya, antabayanan po natin yan and I'm sure marami po tayong makuha mamaya na update and guidance from the president po. ASEC Bernard, before we let you go, siguro bigyan po namin kayo ng pagkakataon, baka mayroon pa po kayong gustong sabihin sa publiko. Go ahead po. Opo, yung ito nga, no, nasa kalagitnaan pa tayo ng bagyong Paeng. Ang pakiusap ko lang po sa mga kababayan natin, let's stay indoors po at manatili tayong nasa mga safe na lugar. Yung mga may plano pang magbiyahe po ay
wag na munang ituloy, no? Ipagpaliban na muna habang nandito pa si Paeng. So, nasa peligro pa rin po tayo at tuloy-tuloy po ang ulan maghapon po. So, let's stay indoors, let's stay safe po. Maraming salamat, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV. Porman lang inilabas ng Malacanang ang isang executive order na nag-aatas ng voluntaryong pagsusuot na lamang ng face masks sa loob ng gusali o indoor spaces. Binigyan din ng EO, kung sino-sino ang mga dapat na ring magsuot ng face mask. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Matapos i-anunsyo ni Tourism Secretary Cristina Frasco na luluwagan na ang pagsusuot ng face mask sa indoor settings, inilabas na kahapon ng Malacanang ang Executive Order No. 7 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa optional na pagsusuot ng face mask sa indoor at outdoor settings. Binigyan din rin sa EO ang implementasyon pa rin ng minimum public health standards habang nasa state of public health emergency ang bansa dahil sa COVID-19 pandemic. Batay sa EO, voluntaryo na pagsusot ng face mask maliban na lamang sa mga nasa healthcare facilities, medical transport vehicles at public transportation. Inihikayat rin na magsuot ng mask ang mga matatanda, may comorbidity, immunocompromised, unvaccinated, symptomatic individuals at maging ang mga buntis. Sa kabila ng pagluluwag na ito, pinaaalalahanan pa rin ng publiko ng maigting na pag-iingat sa pamamagitan ng good hygiene, palagi ang paghuhugas ng kamay, physical distancing at panatilihin ang magandang ventilation sa indoor setting. Bago ilabas ang EO na ito, nagpahayag na ng suporta ang business sector sa hakbang na ito ng Marcos administration. Sinuporta namin yung position ni President Marcos dito sa voluntary use of face mask, indoor, outdoor, at we even suggested pati yung social distancing, no? Ang tingin ko dito, papayaan ng mga tao. Palagay ko, alam na natin kung ano ang risk natin, anong risk profile natin, no? So kung may problema tayo sa may immunocompromised ang isang tao at elderly, syempre, he should take care of himself, ang face mask siya, no? Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magpapatupad ng adjustment sa oras ng operasyon ang mga mall sa Metro Manila kaugnay sa inaasang dagsa ng mga tao habang papalapit ang holiday season. Ayon sa MMDA, magsisimula ito sa darating na November 14 at tatagal hanggang sa January 6, 2023. Mula sa kasalukuyang oras na 10 a.m. to 9 p.m., i-adjust ang mall hours ng 11 a.m. to 11 p.m. Bukod dito, nakipagkasunduan na rin, hindi munang magsasagawa ng mall sale tuwing weekdays ang mga mall operators. Dapat ring abisuhan ng mga mall operator ang mga MMDA kung magkakaroon ng sale upang makatulong sa pagsasaayos ng trapiko kapag weekend. Nauna nang sinabi ng MMDA na tinatayang nasa 50,000 mga sasakyan ang madaragdag sa traffic volume sa Metro Manila ngayong holiday season. Starting November 14 up to January 6, the adjusted mall hours sa Metro Manila po ay from 11 a.m. to 11 p.m. on the weekdays po. In addition to this po, yung mga sale nila po, sana po gawin sa weekends. At kung magkakasale po sila na kailangan sila mag-submit sa MMDA ng traffic management plan at least 2 weeks before para makatulong po kami sa traffic management rin po. Magpapadala ng panibagong tulong ang Estados Unidos sa Ukraine, kabilang na ang dagdag na ammunition para sa High Mobility Artillery Rocket Systems o HIMARS bilang bahagi ng $275 million ayon sa US State Department. Ibig sabihin, tinatayang aabot na sa $17.9 billion na halaga ng suporta ang naipadala ng Amerika simula ng ilunsad ng Russia ang pag-atake sa Ukraine. Sa pahayag ni Secretary of State Antony Blinken, tiniyak nitong magpapatuloy ang Amerika at mahigit 50 kaalyado at partners nito na suportahan ang Ukraine sa pagtatanggol sa kalayaan nito.
Nasa 20 HIMARS na ang naipagkaloob ng US sa Ukraine at sa pamamagitan nito, napupuntirya ng Ukraine ang Russian command posts, ammunition hubs at support areas. Naghahanda na si North Korean leader Kim Jong-un na magsagawa ng isang atomic test habang dinidevelop nito ang isang tactical nuclear weapon. Batay ito sa US at South Korea officials na nagpahayag ng pagkabahala sa ilang beses na ballistic missile tests at kauna-unang atomic tests sa loob ng 5 taon. Nangangahulugan ang isang nuclear test na nagawa ni Kim na palawigin ang weapons program nito sa gitna ng COVID-19 pandemic at mula Trump hanggang Biden administration. Batay sa pagtaya ng South Korean intelligence, maaaring isagawa ng North Korea ang tactical nuclear test sa kasagsagan ng November 8 US midterm elections. Biktima ng assault o pag-atake ang asawa ni US House Speaker Nancy Pelosi na si Paul Pelosi nang pumasok ang isang lalaki sa kanilang bahay sa San Francisco noong umaga ng Biyernes. Batay sa ulat, isang lalaki ang lumusob sa kanilang bahay at hinahanap ang US House Speaker. Kinilala ang attacker na si David DePape, isang 42 taong gulang na taga Berkeley. Gumamit ito ng martilyo sa pag-atake. Naaresto naman agad ito ng mga tauhan ng San Francisco Police Department sa scene. Nasa Washington naman ang Speaker ng US House of Representatives nang mangyari ang insidente. Kasalukuyan namang nagpapagaling na sa ospital si Paul Pelosi. Nangyari ang assault kulang 2 linggo bago ang midterm elections sa Estados Unidos. Ilan pang tauhan ng Twitter ang napaulat na inalis sa trabaho kasunod ng pag-takeover ni Elon Musk sa kumpanya. Bukod sa 3 high-ranking officials na sina Parag Agrawal, Ned Siegel at Vijaya Gad, sinasabing tinanggal na rin ang isang buong team ng data engineers. Sa kanya mismong account, nakapost ang mga larawan ni na Rahul Ligma at Daniel Johnson habang palabas ng Twitter office kahapon. Una nang ipinahayag ni Musk na bubuo siya ng Content Moderation Council na may malawak na magkakaibang pananaw. Sa ngayon ay wala pa naman anya silang major content decision o account reinstatement na nangyayari hanggat hindi nagko-convene ang council. Inilabas na ng Department of Justice ang resulta ng ginawang re-autopsy sa bangkay ng umano'y middleman sa Percy Lapid killing. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, ano ang findings sa isinagawang re-autopsy? Asher, sa report ng forensic pathologist na si Raquel Fortun, namatay umano ito sa suffocation sa pamamagitan ng paglalagay ng plastic bag sa kanyang ulo, batay na rin sa nakuha niyang impormasyon. Kaya sa opinyon ni Dr. Fortun, ang nangyari ay homicide o napatay ito. At ang isa pa sa lumabas sa urine toxicology, nakita na may presensya ito ng methamphetamine o shabu sa sistema nito. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, kinumpirma din ang findings ni Fortun na may shabu nga sa loob ng bilibid. Tulad ng ginawang autopsiya ng NBI, walang nakitang internal at external injury sa katawan nito. Kaugnay ng findings sa second autopsy, naniniwala si Justice Secretary Remulla na hindi namatay sa natural causes, hindi rin aksidente na namatay si Villamor, kundi ito ay pinagplanuhan. Mayroon na anyang 7 individual na nasa kustudiya ng DOJ para isailalim sa investigasyon. Naniniwala si Remulla na dahil dito ay lalo pang lumiliwanag ang pagkamatay o sanhi ng pagkamatay ni Villamor. Ma-identify na rin anya ngayon kung sino ang masterminds sa pagpatay kay Villamor at ganyan din kay Percy Lapid na 2 magkaugnay na kaso. Yan ang ating update. Balik sa iyo, Asher. Maraming salamat, Dante Amento. Naglana ng pondo ang pamahalaan para sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Paeng. Ito ang balita ni Nel Maribohok live.
Nel, magkano ang inilaan na pondo ng Malacañang? Asher, aabot na sa mahigit 4 na milyong piso na halaga ng tulong ang naipaabot ng pamahalaan para sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Paeng. Ayon sa Office of the Press Secretary, base sa naging kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development, aabot sa 1.5 billion pesos na relief resources at 445.2 million pesos na standby funds ang nakahanda na. Bukod pa ito sa 1 billion peso na halaga ng stockpile na nakahanda na ring ipamahagi para sa mga maapektuhan pa ng bagyo. Samantala, ngayong alas 2 ng hapon ay pangungunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang full council meeting ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ayon sa Malacañang, patuloy na nakikipag-ugnayan ng Pangulo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ukol sa estado ng Tropical Storm Paeng upang matiyak na may sapat na itutulong sa mga local government units. Inatasan na rin ng Pangulo ang national government agencies na tulungan ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM para sa relief at rescue operations sa nararanasang pagbaha sa Maguindanao. Muling tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. ang buong suporta ng pamahalaan. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Asher. Maraming salamat, Nel Maribohok. Stranded na sa mga pantalan sa Western Visayas ang mahigit 1,000 pasahero dahil suspindido na ang biyahe ng lahat ng mga sasakyang pandagat sa rehiyon dulot ng Bagyong Paeng. Hindi na rin madaanan ang ilang mga kalsada at tulay sa rehiyon na nasira ng bagyo. Mula sa Iloilo City, ito ang balita ni Lalaine Moreno live. Lalaine, bakit nagpunta pa rin sila sa mga pantalan gayong may abiso naman na may parating na bagyo sa bansa? Asher, ilan sa mga pasahero ang pumunta pa rin sa pantalan sa kabila ng masamang panahon dahil ilan sa mga ito ay hindi alam na suspindido na ang biyahe at ang ilan naman ay nagbabakasakali sana na makasakay upang makahapol sa kanilang long holiday. Masama na ang panahon simula pa noong Huwebes sa Western Visayas dulot ng Bagyong Paeng. Marami pa rin sa ating mga kababayan ang bumiyahe kahapon para makauwi sa kani-kanilang probinsya ngayong long holiday. Pero dahil mapanganib ang bumiyahe, sinuspindi na ng Philippine Coast Guard ang biyahe ng lahat ng mga sasakyang pandagat sa rehiyon. Kabilang dito ang mga rutang manggagaling sa Iloilo City, Dumangas, Daan Bantayan, Rojas City at Antique. Ang resulta, stranded ang mga pasahero sa pantalan. As of 3 a.m. kaninang madaling araw, higit 1,000 pasahero at 400 rolling cargoes ang hindi na makabiyahe. Maging ang land travel sa iba't ibang lugar sa rehiyon, halos imposible na rin dahil kung hindi lubog sa baha ang mga kalsada at tulay, ay nasira ito. Sa Iloilo, nagkaroon ng mahabang crack sa gitna ang national road na ito sa Barangay Hines, Kabatuan. Pinapayuhan ng mga motorista na dumaan muna sa bypass road bilang alternatibong ruta. Sa Antique, bumagsak ang mahabang Igbury Bridge sa Igbury Patnungon. Gumuho rin ang bahagi ng Paliwan Bridge na kumukonekta sa bayan ng Lawaan at Bugasong. Natabunan rin ng lupa ang Igdanog Tobias Fournier Road. Sa Capiz naman, nasira rin ang kalsada sa Barangay Bunga, Mambusaw dahil sa paglambot ng lupa. Pinapayuhan ng lahat ng mga motoristang dadaan sa mga lugar na ito na huwag munang bumiyahe para maiwasan ang pagkaantala. Samantala, pahirapan naman ang ginawang rescue operations ng mga otoridad kagabi sa mga probinsya ng Capiz, Aklan at Antique dahil marami mga residente ang natrap sa loob ng kanilang bahay. Sa probinsya ng Antique, sa Barangay Bariri, San Jose, 27 residente ang inilikas kaninang alas 2 ng madaling araw, kasama na rito ang 7 buwang sanggol. Gumamit na ng galunan tubig ang babaeng ito na halos hindi na makahinga dahil abot leeg na ang tubig. Sa Katuwayan, Patnongon, kasama sa mga natrap ang mga matatanda at bata dahil pinasok na rin ang tubig ang mga bahay doon. Isang bangkay ng lalaki naman ang natagpuan ng Bureau of Fire Protection sa tabi ng ilog sa Barangay San Roque Tapas na pinaghihinalaang nalunod. Ang residenteng ito sa crossing na Bayo Duran, Dumalag, Capiz, malungkot na lang na tiningnan ang bahay na pinasok ng tubig baha dahil kahit isang gamit ay wala na itong naisalba. Sa Negros Occidental,
inanod ng rumaragasang tubig ang ilang bahay sa bayan ng Toboso. Batay sa post ni Perlan Fajardo, inanod ang bahay ng kanyang kapatid sa barangay San Isidro at wala silang nasagip sa kanilang mga gamit tulad na lamang ng bag, wallets at mga ID. Makapigil hininga naman ang eksena na ito sa Tamayok, Patnongon, Antique. Hindi alintana ng lalaking ito ang hanggang leeg na level ng tubig, mailigtas lamang ang kanyang dalawang alagang baka sa rumaragasang baha. Sa sobrang lakas ng tubig at halos malunod na ang mga baka, nailigtas pa ito at naidala sa ligtas na lugar. Sa kabuuan, umabot sa higit 200 barangay, 39,000 pamilya at higit 100,000 individual ang apektado ng Bagyong Paeng sa Western Visayas. Sir, sa ngayon ay mayroon pang 4,000 pamilya ang nananatili sa mga evacuation centers sa riyon dahil patuloy pa ang pagbaha at hindi pa rin ito humuhupa lalo na dyan sa bahagi ng Aklan at Capiz. Dalawa na rin ang kumpirmadong nasawi ayon sa Office of the Civil Defense. Nadeklara na ng State of Calamity itong bayan ng Tapas sa Capiz dahil sa pinsala ng bagyo. At kaninang umaga ay mainit na ang panahon dito sa rehiyon, particular na dito sa probinsya ng Iloilo. Pero nitong pagsapit ng alas 12 ng tanghali ay nagsimula na ulit ang malakas na ulan. Yan muna ating balita mula rito sa Iloilo City. Balik sa iyo, Asher. Lalaine, kumusta naman yung mga pagbaha dyan sa lugar, particular dyan sa Iloilo City? Nakita natin yung ibang mga lugar na merong binaha dyan. Sa ngayon ba ay mataas pa rin yung baha o humupa na sa ngayon? Asher, kung ang tinatanong mo ay sa bahagi ng Iloilo, o particular na dito sa Iloilo City, ay mayroon pa rin ilang mga lugar ang binaha pa rin at hanggang sa ngayon ay hindi pa rin humuhupa ang tubig. Pero particular naman dyan sa Capiz at Aklan, ito kasi ang dalawang probinsya na pinakalubhang naapektuhan ng bagyo dito sa Western Visayas. At nakikita natin kanina batay sa mga posts na ibinigay ng mga otoridad ay hindi pa talaga humuhupa ang mga baha. Kaya hanggang sa ngayon ay hindi pa rin pinapayagan ng mga residente na makabalik sa kani-kanilang tahanan, Asher. Maraming salamat, Lalaine Moreno mula sa Iloilo City. Mas matinding takot ang nararamdaman ngayon ng mga residenteng napinsala ng lindol sa Abra ngayong mayroon na naman banta ng epekto ng malakas na bagyo. Bagamat sa huling weather bulletin ng Pag-asa ngayong araw, wala pa namang signal number ang nakataas sa lalawigan. Mula sa probinsya ng Abra, ito ang balita ni JP Nunez live. JP, nagsimula na bang umulan dyan sa Abra at ano ba yung ginagawang paghahanda sa bagyo ng mga residenteng naapektuhan dyan ng lindol, pati na rin ng LGU? Asher, simula nga kaninang madaling araw ay nakakaranas na tayo ng manakanakang pag-ambon dito sa probinsya ng Abra. Pero sa ngayon, hindi pa naman bumubuhos ang matinding pag-ulan dito sa lalawigan. Doble pangamba nga para sa mga residente na napuruhan ng nagdaang lindol ang inaasahang magiging epekto ng Bagyong Paeng. Ayon sa mga residente, maaari kasing maapektuhan nito ang kanilang pangkabuhayan. Partikular na dyan yung pagtatanim ng palay na kanilang ibinebenta at kinukonsumo para sa pagkain nila sa araw-araw. Ang ilan sa mga magsasaka sa Abra na naapektuhan ng lindol, nauna nang nag-ani ng kanilang mga palay bago pa man abutin ng bagyo ang kanilang ilang probinsya. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Abra, may mga nakahanda ng evacuation center ang kada munisipalidad sa probinsya. Nakahanda din anilang tumugon sa pagbibigay ng relief items ang provincial government sa mga area na maaapektuhan ng bagyo. Dito sa epicenter ng magnitude 6.4 na lindol sa Lagayan, Abra, unti-unti naman nang nakakabalik sa normal na pamumuhay ang mga residente. Pero hindi pa rin maiaalis sa kanila yung pangamba dahil pa rin sa nararanasang mga aftershocks. Kagabi nga nang magpamahagi ang municipal government ng Lagayan ng mga tolda na magagamit ng mga residente na mas pinipiling matulog sa labas ng kanilang tahanan dahil sa takot na baka gumuho ang kanilang bahay
bahay dahil sa aftershocks. Sa huli nating nakuhang impormasyon, hindi pa rin naaayos ang water system na natabunan ng mga bato noong lumindol. Dahil dito, tanging sa mga donasyong mineral water pa rin umaasa ng maiinom na tubig ang ilang mga residente. At Asher, patuloy pa nga yung ginagawang damage assessment ng PDRRMO ng ABRA dun sa mga napinsala ng nagdaang lindol. Pero dun sa kanilang pinakahuling initial na ulat, hindi bababa sa 24 million pesos yung kabuuang naging pinsala ng lindol dito sa probinsya ng ABRA. Yan ang ating latest live. Balik sa'yo, Asher. Maraming salamat, JP Nunez. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 6 hanggang 7, na nagsasabi, kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Ngunit kung tayo'y akad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Razon, ako si Asher Kadapan Jr. at dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.